Kung hindi yan tungkol sa politika, pwede naman mag-meeting. Eh. Lagi naman sila nag-meeting. Magkaibigan nga sila bago pa maging presidente si Digong. Imposibleng walang halong politika. Ito ang pananaw ng political analyst na si Professor Ferdy Pasion kaugnay sa napabalitang pagkikita ni Vice President Sara Duterte at Lenny Robredo. Paliwanag ni Professor Pasion, maaaring bahagi ito ng kanilang paghahanda o posibleng pagtutulungan sa darating na halalan. Well, maaaring palabasin nila na hindi na popular si Bongbong, maraming pagkakamali sa literato ni Bongbong, at magkakaisa na, magbabalik na sa dilawan muli ang mga Duterte na kung saan naman sila talaga nanggaling, at maaaring mag-field sila ng common candidates nila for next year's election and beyond. Hindi rin siya naniniwala na walang plano si VP Sara na tumakbo bilang presidente sa 2028 national elections. Malinaw aniya na lahat ng kilos at mga salita ng vice-presidente ay nagpapakita na may interes siya sa posisyon. Gaya na lang ng ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sa una ay hindi aniya tatakbo, ngunit kalaunan ay tumakbo rin. Naniniwala rin si Professor Pasion na ang pagbisita pa ng ibang politiko sa dating vice-presidente ay posibleng paghingi ng tulong para sa eleksyon. Well, tandaan natin na may puwersa pa rin ng Liberal Party. No? Eh, napakatagal ng partido niyan. Eh, no? Panahon pa ni Quirino, no? President Quirino at ni President Rojas. So may puwersa pa rin at sa pamumuno ni Edsel Lagman, malakas pa rin ang Liberal Party. Siyempre, lahat ng partido, maging yung panig ni President Marcos Jr., eh gusto sanang makasama ang Liberal Party sa isang unity ticket, no? Kasi kung sino man ang makakuha ng Liberal Party sa kanyang panig, eh malaki na ang tsansa na manalo sa 2025 at 2028 elections. Para naman sa isa pang political analyst na si Professor Edmond Tayaw, mahirap din talaga aniyang paniwalaan na personal na pag-uusap lang ang natalakay ng magkita ang dalawa. Kung siguro, unang-una hindi magkakaroon ng midterm election, pangalawa, kung hindi siguro nag-iwalay ang alyansa ng pangalawang pangulong dulo, pangatlo, matagal lang magkasama at pagkaibigong personal ko at sinong dalawa, ay maaari na siyang paniwalaan ito kung walang halong politika. Pero yun na nga, ang hirap isipin na walang halong politika kasi from the very start talagang magkaiba sila ng grupo. In fact, the current vice president has been rather critical, very critical. Kahapon, kinumpirma ni Robredo ang pagkikita nila ni VP Sara sa Naga City at binigyang diin na ang kanilang pag-uusap ay pawang personal at hindi politikal. Binigyang diin ni former Vice President Lenny Robredo na politically neutral silang lahat, kasunod ng pagpunta ng ilang mga opisyal ng gobyerno sa kanilang tahanan. At sadyang marami nang bumibisita sa kanila, mula aniya naging mayor ang kanyang yumaong asawa. Samantala, naglabas na rin ng pahayag ang Office of the Vice President kung saan sinabi nito na ang pagpunta ni VP Sara sa Naga City ay dahil sa imbitasyon ng isang kaibigan. Ang nasabing kaibigan din umano ang nag-ayos ng kanilang pagkikita ni former VP Robredo. Jed Neracina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.